Itinuturing ng pamahalaan na tagumpay ang overseas absentee voting ngayong taon. Ayon kay Director Zoilo Velasco ng Department of Foreign Affairs Voting Secretariat, nasa 32-33% ang naging voter turnout ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 31.45% na voter turnout noong 2016 presidential elections. Ngayon masasabi natin na naging mas excited silang bumoto kasi base lamang sa report na natanggap natin, yung everyday ba na voter turnout ng mga kababayan natin abroad na pumupunta sa embassy o napapadala ng mga baloto nila, nasa mga 32%. 32-33% yung voter turnout. Sa kabila kasi anya ng pandemya sa COVID-19, nakuha pa rin ng mga Filipino na magtungo sa mga embahada at konsulada para bumoto. So talagang napakaganda at napaka-successful ng ating botohan. Overseas voting, despite na alam naman natin na mayroong pandemic, may pandemya na naglimita ng movement ng mga tao, pero successful pa rin ang ating botohan. Nasa 1.7 milyong botante ang nagparehistro sa overseas absentee voting. Ayon kay Velasco, kung susumahin, nasa 550,000 ang nakaboto. Binigyan din pa ni Velasco na hindi pa naman pinal ang naturang bilang dahil nagpapatuloy pa ang canvassing sa iba't ibang bansa. Record high anya ang voter turnout ngayong taon simula nang ipatupad ang Overseas Absentee Voting Act. Ayon kay Velasco, ang mga bansang Hong Kong, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, Riyadh kasama na ang Alcobar ang may pinakamaraming bilang ng mga botante. Hindi rin anya nagpapahuli ang Kuwait, San Francisco, Tokyo, Doha at Jeddah sa mga may pinakamaraming Filipino na bumoto. Sa ngayon, sinabi ni Velasco na nasa kamay na ng COMELEC kung kailan magsasagawa ng special election sa Shanghai matapos mag-lockdown dahil sa pagdami ng COVID-19 cases. Wala naman anyang eleksyon o overseas absentee voting sa Iraq at Afghanistan dahil sa nangyayaring gulo doon. Sa bansang Ukraine anya, hindi na mahagilap ang mga Pinoy dahil nagkalat na sa Europa matapos ang ginawang pag-atake ng Russia. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.